no? Makita na naman kami nito bukas. Kanin na po yan, ma? Papakainin to niyo. Wow! Boy po. So what's up mga babayan, kamusta kayong lahat? Kung tatanungin nyo, okay lang. So araw ngayon ng Sabado. Araw ngayon ng Sabado, may pasok ako. So hindi ko na malala kung kailan akong huling pumasok ng Sabado. Sa vlog ng ito mga kababayan, no, may papasalubong ako kay Papa. So tingin ko matutuwa dito si Papa. Kasi si Papa, kung hindi nyo matatanong kung bago ka lang dito sa vlog ko, karpintero kasi si Papa. Papasalubungan ko siya ng paleta galing dito sa company namin. Yung paleta na yun, tingin ko kasi marami siyang pwedeng gawin doon sa may paleta na yun. Titignan natin kung ano yung pwedeng magawa ni Papa doon sa paleta na ipapasalubong ka sa kanya. At samahan nyo rin ako, no, kasi titignan ko yung anong klaseng reaction pag nakita ni Papa yung paleta na ibibigay ko sa kanya. So tingin ko kasa dalawa dito kay Malibe. Tutupingin ko na lang yung upuan dun sa may likod. Pero kung hindi naman, isa lang dadaling ko. Alam nyo ba mga babae, may nagpabili sa akin ng tahong dito. So napakamura lang. Mamaya, i-deliver ko sa kanya yun. Kaibigan nila mama, dun sa Summerside. Ipapakita ko sa inyo yung tahong. So ito yung tahong. Ito yung tahong niya. Tapos, muna din ako ng tahong dito kasi bala ko lutuin ito mamaya pag uwi ko dun sa bahay nila mama. Nagkasama ako dito sa company si Kuya Bong, to nakakuha siya ng kakukuha niya lang yung itong araw na to. Ito Chevy Trax mini SUV 2017. Ganitong ganito yung itsura nung sasakyan ng kapatid ko. Ito yung maroon, papakita ko sa inyo. So ito yung sasakyan ni Kuya Bong. Shoutout nga pala kay Kuya Bong at kay Ate Melody. So napakaganda ng Chevy Trax, napakaganda ng kulay. Ayun. So napakasimple lang, no, 4 cylinder pero 4 wheel drive na yan. Pwedeng-pwede talaga yan pag winter. So samahan nyo ako, no, pupunta tayo dito sa may likod ng company namin kasi may nilagay akong paleta doon sa labas. Nagpaalam naman din ako doon sa yun nga, yung aming floor manager dito na Pilipina. Nasabi niya naman, okay naman daw na kumuha doon, wala naman daw problema yun. Kasi sa pagkakaalam ko, dinidispose lang din naman ang company yun. So sayang, bakit naman hindi, di ba? Para may pagkaabalahan din si Papa. So samahan nyo ako, punta tayo din sa may ligod. So ito na yung paleta, papakita ko sa inyo. Sensor na medyo maingay dito. Titignan ko kung ilan na malalagay natin dito kaya sa likod ng kotse ko dito kay Mali. So napakita ng paleta, try ko na lang rin mamili ng medyo maganda-ganda para kay Papa. So sabi nila kasi dinidispose lang din naman yan. Ewan ko, siyempre siguro yung iba dyan ginagamit pa. Pero may ibang klase kasi kaming paleta na ginagamit dyan dito sa company na madalas. Ayun, no, makikita nyo yung mga paleta doon na nakapatong-patong. Yan, ginagamit din namin yan dito sa loob. So tatanungin nyo kung paano ko ilalagay dito kay Malib yan. Papakita ko sa inyo ano yung plano ko para may paso ko yung, o may ilagay ko rito sa loob tong paleta na to. Ito kasi, itong aking upuan, yan, sa loob ng kotse. Ito sa likod. Stop, tensyo. Yan, so dito ko siya ilalagay. Baba ko muna sa mga masod. Kasa dito, dalawa lang. Tingin ko kung tatlo, wala na siyang space para sa tatlo. Okay na yung dalawa. Tingin ko matutuwa na si Papa dyan. Tingin ko pag nakita niya pa lang yan, may mga maiisip na siya na kung anong pwedeng gawin dyan sa paleta na yan. So titignan natin kung anong klaseng reaction yung ibibigay niya para dito sa mga paletang to. So syempre habang nabiyahe tayo mga babayan, kukwentuhan ko rin kayo kung ano yung nangyari sa akin. Ngayon isang buong linggong nakakapagod. So bago nga yan mga kababayan, no, yung biyahe ko kasi isang oras kalahati. So nandito ako ngayon sa may co-op, pinakamalapit grocery store dito sa may Morel, sa malapit sa trabaho ko. Bala akong bumili muna ang makakain. Kakainin ko na lang siya habang nasa biyahe. Samahan nyo muna ako sandali dun sa loob. Thank you.
So, ang binili ko doon, bumili ako na itong Starbucks Frappuccino. Tsaka itong oatmeal cookies. O, ito yung kakainin ko habang nabiyahe. Na isang oras at kalahati, pupunta doon ko lang mama. Spring season na ngayon dito, ibig sabihin dito sa amin, marami na kaming gawa. So ano pa bang i-expect ko? Talagang katulad ng last year, yung bago pa ako dito, so nakakapanibago. Ito kasi sa company na pinapasukan ko, talagang ano eh, physically demanding, back-cracking job. Yun, mga babae, no? Sabi ko nga, di naman ako nagre-reklamo. Sinasabi ko lang, sinishare ko lang sa inyo na kung anong trabaho ang meron ako dito. Pero ganun pa man, neto mga nakarang araw, enjoy naman ako. Yan ang pinakamahalaga doon. Hindi ako nai-stress sa trabaho. Pag-uwi ko sa apartment, taluluto lang ako ng hotel para pagkain kinabukasan. Tapos, pahinga na. Wala ka nang ibang iniisip. Alam niyo ba na lagi ko pinagdadasal sa Diyos na sana hindi ako magkasakit. Kahit sipon, ubo, lagnat, trangkaso, yung mga ganyang sakit. Kasi pag nagkaroon ako ng ganun, wag naman. Baka hindi ako papasukin nung dito sa company namin. Katulad doon sa nangyari sa katrabaho namin na Canadian. Nagkasakit daw siya. Ewan ko kung inuubo ba yun, masakit yung lalamunan, yung mga ganun-ganun. Hindi ko alam exactly kung ano nangyari sa kanya. Eh alam niyo naman, sa panahon na to, COVID-19, yung mga symptoms-symptoms ng ganun, kailangan talaga i-isolate o iwalay muna sa amin. Kasi hindi naman natin alam, di ba? Hindi siya pinapasok ng company namin, hindi ko alam kung hanggang kailan siya na hindi papasukin. Bagay na ayoko mangyari sa akin kasi alam niyo na, may mga binabayaran tayong bills, wala naman akong ibang inaasa na source of income. Dito lang talaga sa company ako nagde-depend para pangbayad ng kotse, mga bills, mga ganun, panggasto. So sana huwag naman loobin ng Panginoon Diyos at iniingatan ko rin naman yung katawan ko na hindi ako magkasakit kasi baka hindi ako papasokin. So mga babae, no, tatawagan lang natin si Papa tapos ipapaalam lang natin sa kanya na may surpresa tayong dala para sa kanya. Hello, ma. Hello. Ma. Pauwi na po ako. Punta na ako dyan. Dala ko na rin yung epektus. Yung tahong ni Ate Aisa. Sige. Ma, pakausap nga ako kay Papa, sandali. Hello. Hello, Pa. Oh. May surprise po ako sa inyo. Ano yan? Surprise nga eh. Oh, surprise. Sabihin mo na. Siguro mga nandyan ako ng mga 7:30. Pa. Sige. Sige ka. Okay, sige po. Mamaya na lang. So you know, excited na ako kung ano yung magiging reaction dito ni Papa sa paleta na to. Tapos mamaya mga babayan, tatanungin natin kung ano ang pwede niyang gagawin dito sa mga paleta na to. At doon sa may-ari ng taong siguro tatawagan ko na lang siya na pumunta na lang siya doon sa bahay nila Papa. Kasi unang-una, hindi ko alam kung saan nakatira yun. Pangalawa, gusto ko na rin syempre, gusto ko na rin makapagpahinga. Tawagan ko na lang siya na kunin niya na lang sa bahay nila Papa yung taong na pinasuyo. So, time check ngayon tayo dito, mga babae, no? Nandito na ako sa bahay nila mama. 7:12 na ng gabi rito. 7:12 na ng gabi rito. Pero ganyan pa kataas yung araw dito, no? So, tatawagin ko lang to si Papa. Pupuntahan ko lang to rito sa loob. Papakita ko sa kanya yung surprise natin. Nabungkal niya na pala to. Pa! Papa! Uy! Tago ka pa, ha? Nataguan pa ako nito, ha? Ma. Meron ka na ng i-vlog, oh. Ano yan? Oh my gosh! May lobster si mama mo. Malam mo, may dala akong ano, ma? may dala akong tahong. Oo nga. Pakita mo na sa kanina yung lobster. Pakita ko sa inyo, mga babae. Ang pangangagat ko. Ayan, oh. Uy pa, ma. Uy pa yung lobster, oh. Ayan, oh. Nakita na naman kami nito bukas. Kanino po yan, ma? Kakainin to ninyo. Wow! Wow! Nagalang. Nagalang sila mo. Hello! Come on, Wendy! Arrgh!
Oh my gosh! Saan po galing to, ma? Bigyan ng hamon ni Kits. Ba't nga yung hamon ni Kits? Bigyan lang to, ma. Sabi nung katrabaho kong puti doon na $5 daw per pound yan. Pa! Kamusta ikaw? Please. Pang, may surprise ako sa'yo. Baka muna doon sa labas, tra. Anong surprise? Tara. Surprise ako kay Papa, ma. Pero tingin ko, matutuwa dito si Papa. Simpleng surprise lang to. Oh. Oh, simpleng surprise lang to. Pero tingin ko. Malungkot pa nga ako dyan. Surprise? Tara, sumama ka sa akin. Hindi naman malamig eh. Pang, lupit mo, nabungkal mo na po. Kailan yun nabungkal to, Pang? Kanina lang? Ito, nabungkal na ni Papa, oh. Kasi sabi ko nga sa manakara akong vlogs, magtatanim si Papa dyan. Paano pitatanim nyo dyan? Uwak ko. Oy, uwak! Tingin nyo, uwak. Ikaw umapak dyan. Saan? Yan? Look. Dapat hindi nyo napakan. Tatanimuhin ko na yun eh. Tingin ko to pa nga, medyo matutuwa dito sa simpleng oh, surprise ako. Malulungkot pa ako dyan. Surprise to. Hinisan mo. Look. Tamba. Kahoy. Ano yung kahoy na yan? Grabe yung kahoy na yan. Ayun o. Ito, dalawang paleta yan, Pang. Saan galing? Hiningi ko. Paalam na din ako kay Ate Jojo. Tingin nyo pa, ano pong magagawa nyo dyan? Dami. Bahay! Ate mo. Ako pa magbuhat? Lagay mo sa lamesa. Sige, lamesa. Doon lang po sa mga lamesa. Surprise na po sa ako magbuhat. Ano yun? Pang, sa inyo na to. So, since sa inyo na yan. O, ako pa rin magbuhat yan. Joke lang, di ako na magbubuhat yan. Lalagay ko na lang doon sa may likod ng bahay. Lagay mo doon. Oh, doon na lang sa likod. Mamaya ako na lang maglalagay. Tingin nyo nga pa, ano ba magagawa dito? Yung seryoso? Bahay nga, pwede kong gawin to. Bahay? Ano, birdhouse? Oo. Pwede nyo birdhouse, Pang, no? Alam yung mga paggamitan ito. Pwede nyo upuan yan, Pang. Tingin mo? Oo. Ano kaya lamesa? Ganun, ano? Magandang klaseng kawa yun, Pang. Maganda yung palutsina yan. Palutsina kasi yan eh. Sige, ilagay mo muna doon. Bukas ko na ko na yun. Tanggalin. Ikaw nagdala nito, di ikaw magkuhan. Buhat. Ikaw na sa'yo yun eh. Buhatin mo na. Ano yun? Buhatin mo ikaw na yung... Hindi ka ba natutuwa? Paano dinalang kita ng ganyan pa? Malungkot nga ako eh. Hindi siya makakapahinga. Magtatrabaho ko na naman. Ano yun? Parang may pagkabalaan kay. O, yun lang no. Yun lang nakakuha kong reaction dito kay Papa. Kala ko naman malungkot kung... nga ako eh. Pang, sa mga bago nga pala dito sa YouTube channel ko, baka may gusto kang sabihin sa kanila na pwede nilang abangan na itatanim mo dito sa ano, itatanim mo dyan. Anong mga pwede nyo itanim dyan, Pang? Tanim ko dyan. Abangan lang nila. Abangan lang nila? Abangan na lang. Surprise. Surprise lang yun. Kung anong tumubo dyan, Pang, ngayon yun. Basta ngayon, makita nila yung lupa. Pagdating ng araw, mayroon ng tanim yan. Pero ma, medyo marami-rami yun, Pang. Hanggang dito pa yan. So sabi nga ni Papa, abangan nyo na lang yan. Kung ano yung itatanim dyan ni Papa. Patungkol naman dito sa may taong mga kababayan, no? Tatawagan ko na lang yung kakilala nila mama na sasabihin ko na nandito na to. So yun lang mga kababayan, no? Dito ko na nga rin tatapusin tong vlog ko. So ilang yung reaction na nakuha ko kay Papa. Sabi ko nga, isang buong linggong nakakapagod na naman. Pero okay lang. Siyempre ano pa ba yung expect, oh? Talagang pagod kasi spring season na rito. Talagang hataw-hataw kami. At tatanungin ko rin siya sa mga darating na araw kung gusto pa rin niya nito. Kasi diba nakita niyo naman, marami pang ganda sa may company namin. At sabi nga ni Papa, no, abangan nyo nga yung gagawin niya rito. O itatanim niya rito sa maliit niyang hardin. So yun lang mga babae, no, siyempre kung bago ko nga dito sa YouTube channel ko. Itong YouTube channel ko is patungkol to sa mga buhay ng mga OFW dito sa Canada. Yung mga Pinoy dito sa Canada. Siyempre pakilike naman to, no, subscribe, press mo na rin yung notification bell para hindi mo miss yung mga next upload na gagawin ko. So sa next vlog na lang mga babae, stay safe. Siyempre God bless.